今天Thai blog, charity blog, Mota vlog and trivia, travel blog and tips, food blog, Philippine sea blog, Philippine update and trivia blog, herbal and healthy food blog, personal blog. Stay safe and God bless everyone. Good morning, mga tatay. May I present to you guys Lawaan Econ Hotel by Red Doors here in Lawaan, Capiz, Rojas City. Let's go! Check in na tayo mga katatay. Ayun, nandito na tayo sa second floor, sa front desk. Actually, walang elevator itong hotel na to. And ayun, nagagdan lang tayo. Tara, register tayo. Okay na, nabigyan na tayo ng room mga katatay. At ang napiling room ay room number 203. Ay, pasok tayo. And then, ito mga katatay, meron siyang double lock. Ito yung usong-uso sa mga Korean, and ayun, dito yung mga basic na information about sa room, and meron ding fire exit plan. So for the switches, ito, so itong tatlong to, and may flat screen TV, may aircon, and higaan. Ito naman yung CR mga katatay. So buksan natin yung light, and ayan. So actually ito yung, I think, kailangan na improvement itong hotel na to. So yung may hot and cold shower siya, and may bidet, may faucet naman, may map, and mayroong door na glass which is see-through sa baba, and blur naman dun sa medyo private part na maligo. And then yun, meron lang isang malaking kama, very good for two. Kalat. Actually, it's my personal belongings. Buksan natin itong cortina, no? And ayun, meron ditong view. Ayan. So, tingnan natin mga katatay. Ito. Meron lang siyang maliit na door. And ayun, pag binuksan natin to, so, yung aircon. And then, ayan, nakikita mo dito yung sunset. And after work ko, dito talaga ako tumitingin kasi maganda yung view, sunset, and then yung parang fish pond dito mga tatay. So ayun, pasok tayo sa loob mga tatay, and check natin yung TV. So ito, buksan natin. So yung mga katatay, isa lang siyang regular flat screen na malaki ang pakinabang sa mga katulad natin yung travel. And syempre, napaka-blessed natin kasi maayos palagi yun na bubuk na accommodation natin ng ating company. Tapos, malakas naman yung wifi. And meron din naman tayong sariling data. Pero in times, kailangan din natin manood sa ng TV. So yun, may aircon, may painting na maganda. Okay, labas naman tayo ng room mga katatay. At ito yung harapan naman ng hotel. And yung sa kanan, ito papunta to ng
malapit na 7-Eleven. So, isang convenience store. Sa baba nito mismo ng building, meron dito mga Japanese restaurant. And kung budget meal naman, meron din mga malapit dito ng mga restaurant, karinderia. Sa harapan, may lechonan, sari-sari store. And sa mga nag-i-stay na medyo matagal, meron din malapit dito ang laundry shop. And syempre mga tatay, pag sinabing Rojas Capiz, alam nyo na, ito ay ang seafood capital of the Philippines. Pero yung mga picture na to guys, grab ko lang from internet. And shoutout na lang sa mga original owner ng photos na ito. And actually yung event na yan is last 2019 pa. Syempre dahil sa nangyaring pandemic. Pero I think this year, sa December, ay sana maibalik na ulit yung ganitong activity dito sa Rojas City. Ang sarap no, grabe. Mga katatay, punta naman tayo sa isang lugar na hindi ko pinapalagpas sa mga bayan na aking mga pinupuntahan. Andito na tayo mga katatay sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral na matatagpuan dito sa Rojas City. Malapit lang ito sa provincial capital. Andito na tayo mga katatay sa loob ng simbahan. At ang kailangan natin gawin ay magdasal at magpasalamat sa Panginoon. Ang ganitong uri nga pala ng simbahan mga katatay ay tinatawag na Baroque style. And ayun mga katatay, hanggang dito na lang po muna ang vlog natin. At mega shoutout nga po pala sa mga taga Pontevedra at sa mga future moto vlogger dyan sa Pontevedra. Thank you everyone for watching. Ingat kayo palagi and God bless.